Ang ating pong pagpaksa sa hapong ito ay may kaugnayan po sa piniling gupit. Mga leksyon ng piniling gupit. Sa buong. Walang buong. Na marami kong kwento pagdating sa pagpapagupit ng buong at alam niyo yun. Maraming karanasan, may nakakatawa ka, may nakakahiya, may nakakainis dahil sa hindi masunod yung klase ng gupit ng buong. Na hindi ako legalist, mga kapatid. At hindi ako tuturo sa inyo ng legalismo para kung anong klaseng gupit magkailangan natin. Para sa aking observasyon, mayroong apat na pag-Biblian style ng tao sa kating sa pag-ubis ng buhok. Tatlong style para sa akin. Number one, worldly style. Ikalawa, decent style. And thirdly, godly style. Pag sinabi pong worldly style, paniuso ng mundo. May ahit, kita ang anik. May palong-palong ng manok na nakalakadalon. May iba't ibang sulay, kalburito sa gilid. Mayroon ding tapas-tabas. Ano yung kita niyan? Mga worldly style ng buhok at marami pang iba. Now, bilang Christian, as believers, sinabi sa Romans 12, verse 1 and 2, naroon sa verse 2, sabi, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Nang sa ganoon, malaman natin what is good and what is the will of God for us. Sa disinting buhok naman, style, ay nandiyan po yung formal. Ang gupit. Grooming. Magandang pagkakaayos. Respectable. Talagang ka-respect, respeto. Sino man ang grumingin. Pero hindi tayo magtatapos dyan sa pagkakaayos tinatawag ng godly style ng gupit. Godly style ng gupit is acceptable and pleasing to God. At ang gupit na ito ay hindi po walang nakaka-offend o hindi nakaka-offend at walang na-offend. Walang na-stumble. Ibig sabihin, walang gumagaya. Di tulad ng mundo, pang napapangitan, pero gumagaya. Kundi ang gupit po na pagpipilian ng isang tao ay nababatay sa kanyang Christian liberty. Sa Christian liberty, hindi mo gagawin yung nakakapanakit sa iyong kapwa. Hindi mo rin gagawin kung anong gusto mo at wala kang pakilam sa kapwa. Kundi dapat, number one, to edify others. To edify ourselves. At mayroon din mga halagang pagpipilian pagdating din sa pagpipilian ko. So nakita natin yung pagpipilian ng style. Ngayon naman, sa pagpipilian naman sa halaga. Ang halaga ng gupit ay batay pa rin sa style. Batay sa style. At batay rin sa lugar. Kung magpapagupit ka sa aircon, medyo mataas-taas. Kung magpagupit ka noon sa ordinary electric fan, medyo konting baba. Pero kung pagupit ka sa pangkulang, tulad kay Udot, minsan libre. At minsan, hindi na bagay lamang. O di kaya magpagupit ka sa isang special na barbershop, alam mo kung ano ang normal na talaga. O di kaya magpagupit ka sa salon for men. David Salon. Mabili ka ng presyo, may 35. Ako may ticket of 35 eh. May 40, may 50, may 100, o mayroong 1,000, or even 3,000. Para sa gupit lamang. Results, dapat after-test sa results. Is it worldly? It is offended. Nakaka-offend ba ito? Offending. Is it respectable? Or ito ba ay nakapagbibigay ng walhati sa Diyos? Doon tayo dapat tumingin sa results ng ating pagpipili. Nakakalubod ba? Nakakatawa ba? Nakakahanga ba? Mas
pastor naman, pati ba naman mo, pag-usapan natin yan. No big deal yan, pastor. Oh, yes. Pero what is our chief end? What is our chief end? 1 Corinthians 10:31. Whether you eat or drink or whatever you do, do all for the glory of God. Diba? So malaga po yun eh. Malit na bagay, no big deal. Pero alam nyo bang, ang malit na bagay, yan ang pinagmumulatan ng malaki. Wala nasusunod po ba sa pamagitan ng biglang ako eh, kundi sa isang palipulang. So kung hindi tayo mapagkatiwalaan sa malit na bagay, mapatid pagkapatiwalaan sa malaki natin. So ang ating after is for the glory of God. Now, buhok ni Samson is designed by God. Style ng buhok ni Samson ay disenyo ng Diyos. Ito'y pagpapala ng Diyos kay Samson at sa kanyang pamilya. At sa buhok ni Samson, naluwalhati ang Diyos. Alam natin, no? Naluwalhati ang Diyos. Dahil siya yung pinakamalakas na tao ever lived. Siya yung naging hero ng Israel because of his scale, kepta, na disenyo ng Panginoon. Na paano ginamit ni Samson yung gift na yon? Lahat din tayo tumanggap ng gift ng Panginoon. At inaasahan ng Diyos na lahat ng tinanggap nating gift ay atin din gagawin ang katungkulan para luwalhatiin natin ang Diyos tulad ng ginawa ni Samson. Na paano ba nagamit si Samson at paano siya naging bayani? Kwento lamang sa chapter ng Judges. Una, makita mo ang kanyang lakas. Siya yung pinakamalakas dahil doon sa disenyo, no? Ng kanyang buhok. Siya yung pinakamalakas. One time, yung gate mismo doon sa Gaza, ano bang gate yun? Now, alam natin ang gate, hindi gate sa atin, sa bahay, maliit lang gate eh, kahit isang tao lang po yung buhay. Pero ang gate pamaraw, ang taas, malaki haligi, bakal. Inangat ni Samson yan, binuhat yung gate na yun, kasama ang dalawang poste, at inakyat niya sa bundok ng Hebron for 40 miles ang layo. Ganun sa kalakas. At one time, nakadampot din siya ng pangal ng asno, yung jaw ng asno, at ito ang kanyang pinampatay sa napakaraming libo-libo mga Philistine. Paano ginamit ni Samson yung gift na yun? At pagkatapos, mayroon din siyang ginawa, humuli siya ng mga foxes. Yung bang, ano ba sa Tagalog yung fox? Yung mga asong gubat. Ha? Asong gubat. Humuli siya ng 300 noon. At pinagdugtong-dugtong yung mga buntot. At maaaring naglagay siya roon ng oil or something or na mga bagay na masunog. Sinunog niya yun at pinadaan sa tangiman ng Pilisteo, milya-milya, ita-itarya, nasunog lahat yun. Ganong ginamit ni Samson ang kanyang gift, ang kanyang kapangyarihan. Dahil pinili niya ang godly style. Mahenda. Pero pagdating sa chapter 16, nagbago na. Nagbago si Samson. Nagbago ang takbo ng buhay niya. Dahil gumawa siya ng wrong choice. May pinili siya. Nabasahin natin ang aklat ng Judges chapter 16. At basahin natin mula sa verse 4, konting piece lang po at medyo mahaba ang babasahin natin para makita natin ang context. Verse 4 to 22. Dito po ang sabi, pagdaraan ng ilang panahon, siya'y umibig sa isang babaeng tagalibis ng Soreh ng pangalay Delilah. Pinuntahan ng mga pinuno ng mga Filisteo ang babae at sinabi sa kanya, akitin mo siya. Alamin mo kung bakit napakalakas niya at sa anong paraan kami magtatagumpay laban sa kanya upang aming matalian at matalo siya.
bibigyan ka ng bawat isa sa amin ng 1,100 pirasong pila. Sinabi ni Delilah kay Samson, hinihingi ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung ano ang nagbibigay sa iyo ng matinding lakas at kung paano makatalian ka upang ikaw ay matalo. Sinabi ni Samson sa kanya, kung tatalian nila ako ng 7,000 yanto na hindi natuyo, ay hihina ako at ako'y magiging gaya ng sinumang tao. First choice. Nang magkagayoy, nagdala sa kanya ang mga pinuno ng mga Filisteo ng 7,000 yantok na hindi pa natutuyo at ipinagtali nila sa kanya. Verse 9, noon ay may mga nakaabang na sa silid sa loob at sinabi niya sa kanya, narito ang mga Filisteo, Samson! Kanyang pinutol ang mga yantok na tulad sa taling sinulid na napuputol kapag nadidikitan ng apoy. Sa gayoy, hindi nalaman ang lihim ng kanyang lakas. Sinabi ni Delilah kay Samson, tignan mo, naglalaroan mo ko at nagsinungaling ka sa akin. Ipinapakyo mo sa kung ngayon sa iyo na sabi mo sa akin kung paano ka makatalian. Sumagot si Samson, kung natalian lamang nila ako ng mga bagong lubid na hindi pa nagagamit, ay hihila ko at magiging gaya ng sinumang tao. Second choice. Sa ngayon, kumuha si Delilah ng mga bagong lubid at itinali sa kanya. At sinabi sa kanya, narito na ang mga Filisteo, Samson! Doon, ang mga nakaabang ay nasa silid, sa loob ng silid. Ngunit, pawang pinutol niya ang mga lubid sa kanyang mga bisig na parang sinulit. Sinabi ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon ay pinaglalaroan mo ko at nagsisinungaling ka sa akin. Sabi mo sa akin kung paano matatalian ka. At sinabi niya sa kanya, kung iyong hahabihin ang 7 sa aking ulo ng kinabing kayo at higpitan mo ng pang-ibig, manghihina ako at magiging tulad ng sinumang tao. Third, kaya bang siya ay natutulog, kinawakan ni Delilah ang 7 ng kanyang ulo at sinabi, at hinabi, at sinabi sa kanya, narito na ang mga Filisteo, Samson! Siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at binunot ang pang-ipit ng panghabi at ang hinabi. Sinabi niya sa kanya, bakit? Nasasabi mo na. Iniibig kita, gayon ang iyong pag-ibig ay wala sa akin. Pinaglalaruan mo ko ng 3 uli. At hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang nagbibigay sa iyo ng matinding lakas. Sa wakas, pagkatapos niyang pilitin siya araw-araw sa pamamagitan ng kanyang kasasalita upang mahimok siya, halos mamatay siya sa pagkalis. Kaya, ibinunyag niya kay Delilah ang kanyang lihim at sinabi sa kanya, walang pag-ahit na dumaan sa aking ulo sapagkat ako'y naging nasalita sa Diyos mula pa sa tiyan ng aking ina. Kung ako'y ahita, hihiwalay sa akin ang aking lakas. Ako'y hihila at magiging gaya ng sino mang. Nang mapatid ni Delilah na sinabi na sa kanya ni Samson ang buong lihim niya, at nagsubo siya at tinawag ang mga pinuno ng mga Filisteo na sinasabi, umaon pa kayo minsan, sapagkat sinabi na niya sa akin ang buong lihim. Nang magkagali, umaon ng mga pinuno ng mga Filisteo at nagdala ng salapi. Kanyang pinatulog ito sa kanyang kandungan at nagpatawag siya ng isang lalaki at ipinaahit ang 7 sa ulo nito.
nagpasimula itong panghina. At ang lakas nito ay nawala. Sinabi niya, narito na mga Pilistayo, Samson! At siya gumising sa kanyang pagkakatulog. At sinabi, ako'y lalapas kahit ng dati at ako'y magpupumiklas. Ngunit hindi niya batid na ang Panginoon ay humiwalay na sa kanya. Hinuli siya ng mga Filisteo, tinukit ang kanyang mga mata. Kanilang dinala siya sa Gaza at ginapos siya ng mga talikalang tanso at siya'y pinagtrabaho sa gilingan sa bilangguan. Gayon man, pagkatapos na siya'y maahitan, maring tumubo ang buhok ng kanyang. Mga kapatid, ito ang salita. Tayo'y nalalang. Panginoon, salamat po sapagkat lagi kaming makakapanalamin sa iyong kautusan. At makita namin ang aming mga sarili at maging sa aming mga hinaharap. Lalo higit sa mga leksyon na maaaring yung ituro sa amin sa mga aral na iyong salita. Samahan niyo kami, Lord. At dalami namin ang Espiritu na siyang magbigay sa amin ng liwanag ng Panginoon upang makita namin ang inyong mga katotohanan at makita namin ang aming kahinaan na kailangan kumapit lamang sa iyong kalakasan. Kumapit na namin sa pangalan ng Panginoon. Nais kong dalhin kayo sa lesson. Layunin natin ngayong hapon. Bawat pagpili natin sa ating gagawin ay may malaking epekto sa mga araw ng ating buhay. Mag-ingat tayo sa ating mga choices. Dahil sa maling pagpili si Samson, nagbigay siya ng pagkakataon na siya'y makilala ng gusto ng sanlibutan. Siya'y nakipaglaro sa sanlibutan. He was dancing in the hands of the world. Bandang huli siya po ay nahuli. Now, anong kahulugan ito sa iyo at sa akin? Gusto kong tignan natin ngayong hapon na ang ginawa ni Samson na piniling desisyon ay naging pambayad sa kanyang pangalan, naging pambayad sa kanyang talayaan, naging pambayad sa kanyang mga mata, at naging pambayad sa kanyang pamilya. Yan po yung pagpili ng maling pinipili. Now, I'm not talking about haircut or style. Ang masabi ko lang, naluluwan natin ba't nalulugod ang Diyos sa iyong buti. Pero, ang nais kong bigay to yung lesson, yung ating pagpili, yung ating choices, mag-ingat tayo sa ating mga pinili. Sapagkat una, para kay Samson, naging pambayad ito sa kanyang pangalan, sa kanyang reputation, sa kanyang pangalan. Now, alam natin ang Samson, kahulugan ng Samson is reputation, karangalan. Kaya kung ito, kung ating mababanggit ang pangalan ng Samson, ayon sa ating mga natutunang kwento tungkol sa kanya, ano ang pumapasok sa inyong isipan? Is it karangalan or idea? Kasi yung buhay ni Samson, nalikit yung leksyon. Kahit sa atin, kung may mali tayong pinili, didikit siya, mananatili. Now, masabi natin, ang naging buhay ni Samson ay naging malungkot
sapagkat siya'y namatay sa kaniya. Now, hindi natin pag-usapan dito whether he is saved or not. Dahil ang salvation is of the Lord, not in the hands of Samson. Only God ang may hawak ng kaligtasan. Alam natin, Samson is a man of God. Minsan siyang naging respetadong tao. Samson means sunlight. Diwanag ng araw, sikat ng araw. Napakaganda ng pangalan sapagkat ang dalang ito ay kaligayahan. Kapag ka mayroong sikat ng araw, masaya ang tao, malusog ang tao. Ang pangalang pangalan ay nagdadala ng liwanag at kalusugan. Liwanag mula sa kadiliman, kalusugan mula sa karamdaman. Nadala niya ay buhay. If there is no sunlight, walang halaman na tumutubo. Walang nagubuhay. So si Samson, dahil sa blessing, sa gift ng Panginoon sa kanya, taglay niya ang kakailang makagawa ng dakilang bagay sa Diyos. At ginawa na niya sa unang-unang kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat na siya'y naging banto, ngunit siya'y naging kaligaya. Now, alam niyo, taglay natin ang pangalan ni Jesus Christ. Taglay natin ang pangalan ni Jesus. Ano ang ating dala ng pangalan? Ito ba'y karangalan o ito ba'y nakakaya? Paano natin dala-dala ang pangalan ni Jesus Christ? Is it honor or shame? Proverbs 22 verse 1, a good name is to be chosen rather than great riches. Marahil magandang pangalan mo, pero kung ikaw ay nalulong doon sa pagmamahal, pagdudyos sa kayamanan, pangit pong pangalan yun. Hindi maganda. And favor is better than silver or gold. Ang pabor ng Diyos ay higit pa sa anumang kayamanan. Sira ang pangalan ni Samson. Kung tayo'y maalis sa mundong ito, anong may iwan natin sa ating mga anak? Honor or shame? Nakabata yan sa iyong choices. Then, ikalawa, naging mahal na pambayad ang pinili ni Samson sa kanyang kalayaan. Now, ating basahin ang Judges 16:21. Kalayaan niyang magbigay ng lihim sa sinumang tao na ipaglaro siya sa tukso. Ang sabi sa verse 21, hinuli siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Wow! Dinukit ang kanyang mga mata. At hindi lang yun, kanilang dinala siya sa Gaza at inapos siya ng mga talitalang tanso at siya'y nagpinagtrabaho sa gilingan sa bilangguan. Now, ang alam natin, na ang gilingan ng araw ay napakalaki na hindi kayang buhatin ng ilang tao, kaya ang mga baka po ang nagpapaikot na ito, hindi lang baka ito, pero ngayon, this time, only Samson. At alam natin, wala rin lakas niya, kaya pwersado siya araw-araw. Ito lang sakit lang sa kanyang mata, yung pwersa niya, hindi na siya kasing lakas eh. Mayroon yun. Tapos siyang nahihirapan. Yan ang naging problema ni Samson. Siya ay naging bilanggong alipin. Mayroon din tayo ganun eh. Nangyayari sa buhay natin na masyadong kampante sa buhay natin na sinasabi din, malakas tayo bilang Kristiyano, matatag tayo, may devotion tayo, naglilingkod tayo, nangaral tayo, pero hindi na lang mamagang matatag ka hanggat ikay kumakapit sa iyong sariling lakas. May time, may pagkakataon mabibilanggo din tayo dahil sa ating pag-compromise. Masyadong tiwala sa ating sarili. Na alam natin, bago ito mangyari, si Samson, actually, bagamat siya ay malaya, pero sa kanya pong pakikipaglaro kay Delilah, bilanggo na siya. Ano nakabilanggo kay Samson? Kasalanan.
Alam mga kapatid, kapag alam nyo kayo tinutukso, dinadalang palayo sa Diyos, at kayo tinutukso na kayo ay magkaroon ng pagnanasa sa inyong laman, sa isang bagay, ano mang bagay yun, mag-ingat kayo sapagkat aalipinin kayo niya. Kasalanan po yan. Kaya ang kasalanan ni Samson ang siyang totoong dumakip sa kanya, at ang kasalanan mismo ang nagmalupit sa kanya. Yun ang resulta ng kanyang kasalanan eh. Ibinigay niya yung biyaya ng Diyos. Ibinigay niya ang kaloob ng Diyos. Hindi niya minahal. Hindi niya pinaragalan ng Diyos sa kanyang taglay na pagpapala. Masyado siya nagmalaki. Hindi ang Panginoon nagparusa sa kanya. Actually, hindi yung mga taga-Pilisteo. But his sin, ang kanyang kasalanan ang nagmalupit sa kanya. Sapagat ang kasalanan ay isang malupit ng Panginoon. Sa malupit ng Master. Dadalhin ka ng kasalanan sa lugar na kung saan hindi mo kayang puntahan at ayaw mo gustong puntahan. Pipilitan mo yung dalhin doon. Pipigilan ka ng kasalanan ng mas matagal sa gusto mong panahon. Pipigilan kang nalapit sa Diyos. At higit sa lahat ang kasalanan, laging maniningil yan kahit gaano na katagal. Sisingiling at sisingiling ka ng iyong kasalanan. Eh, walang pagkakaibigan sa sinabi ni Paul, man reaps what he sows. Ang tingnan mo, alin mo talaga. Hindi ang Diyos, isang Diyos na kumikindat lang sa kasalanan. Hindi ang Diyos maliningin, kundi yung kasalanan mo maliningin. Mabina tayo, sapagkat dito nakikita natin yung kalayaan natin, pabayaran nito sa ating halimpag-ibig. At kaya itong maling pagpili ni Samson naging bayad sa kanyang freedom. Hindi na siya malayong tao ngayon. Hindi na siya malayong. Dating powerful man, naghahari sa kabundukan ng Judea, ngayon isa na siyang bilanggo ng kasalanan. Gumigiling siya tulad ng hayop, tulad ng tao. Alam niyo, alalahanin niyo, mga kapatid, hindi ko biglaan. Umiiyak si Delilah, nagmamakaawa upang siya ay akitin. Daya mo po hanggang ngayon. Hindi pa binibigay sa akin yung sekreto mo. Talagang pagmahal mo po. Agad yung sabihin sa akin. Nakipaglaro siya. Sige. Subukan mong talian ako ng yantok na hindi pa po kayo. Hindi na po po. Subukan mong talian mo ako ng mga lubid na ganito. Lagi mo ng tulos, tali mo doon, buho ko. Pero nung pagising na, ginanon lang, tanggal lahat yung mga tulos. Umiyak si Delilah, every day, every day. May tukso yan, mabalik-balik yan sa pintuan mo, sa salamin mo, sa harapan mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo. Nandyan yan, every day. Bakit gumitap si Samson? Nainis siya. Nainis talaga siya. Sa kabaliktaran, meron ding pangyayari nito, yung paano tayo mag-persevere in prayer. Sabi ni Jesus Christ sa Luke 18, huwag kayong manghina sa inyong panalangin, kundi mag-persevere kayo sa panalangin. Tulad ng isang babaeng balo na mayroon siyang kaso at humingi siya ng awa sa isang walang respetong hukom sa Diyos at sa tao. Pero dahil sa pasok niya, hindi niya nainis ang hukom na ito at pinagbigyan siya. Kung tayo dapat mag-persist sa prayer. At hindi doon sa, kaya ko na ba ng tukso niyan? Naku eh! Pwede mo alisin niya anytime kung gusto rin ko. Yan yung pakikipaglaro sa tanan ni Satanas. Pag tukso, tigilan mo na. Iwasan mo na. Huwag ka lang gumawa ng ano pang katwiran. Ba't ka muli bibigay ka? Yan si Samson.
hindi niya nagawang lamanan ng puso dahil ang ipaglarusa sa puso. Naging sanay na siya. Now, remember 1 Timothy chapter 6, verse 11. Kung sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, 1 Timothy 6:11, ngunit ikaw, o tao ng Diyos, makipaglaro ka sa mga bagay na ito. Yung pa sinabi? No. Layuan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa pagiging makadiyos, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, at sa kaamuan. Huwag ka makipaglaro. Never compromise sa anumang temptation. Binanggit ni Pablo lang ito dahil ang temptation po, process yan eh. Hindi yan bigla ang digmaan para talunin ka. Proseso yan, kailangan mo nang tibagin yung foundation mo. Our foundation is our faith to God. Pag nasisilaw ka na sa binibigay na pangako ng sin, binibigay ka talaga. Matitibag ang iyong foundation. Kaya, iwasang ilagay ang iyong sarili sa pakikipag-kompromiso. Pakikipagkasundo ba? Kompromiso, hindi yung, ako na-kompromiso, no. Nakikipagkasundo ka eh. Alam mo yung tama, alam mo yung mali, pero nakikipagkasundo pa rin. Okay, kung magagawa ko, sige. Ganun eh. Nagbibigay ka palagi ng open door sa temptation. Kaya sabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 2, verse 22, ganito ang sabi. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig, at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Bakit sinabi rito mga kapatid na layuan mo ang masamang pagnanasa ng mga kabataan? Mga kabataan na ba makasalanan? Hindi po. Yung pagnanasa ng kabataan, kasi ang mga kabataan talagang lunod yan sa anong bagay na gusto nila. Lalabanan niya ang Diyos, lalabanan niya magulang niya, lalabanan niya lahat, pasunod lamang tayo ng gusto. Yung po yung desire ng mga kabataan. Eh, matanda ka na eh. Bakit mo ganun gagamitin yung desire na yun? Kaya sabi dyan, ngunit layuan mo ang masamang pagnanasa ng kabataan. Ano dapat gawin? Never compromise, but, nasabi doon, pursue righteousness, faith, love, and patience. I mean, peace. Along with those who call the Lord, who follow the Lord from the pure heart. Doon ka magkasama sa mga ganun tayo. Kita yung mga kabataan, may example lang sa balita, di ba? Yung isang teenager nagpapalimos. Dahil nagpapalimos, yung pinagpapalimosan niya, kung alam mo saan nagpapunta, hindi sa pagkain, hindi sa pamilya, kundi sa video game. Ano laro yun? Hindi man lang. Nagulog siya, 30 hours siya lagi sa computer. Kasi yung design talaga ng kabataan. Eh, mga kumimbawa, 65 years old na, may paglaro ko nung sa gawa ng mga kabataan. Na kaya siguro, no? Now, hindi lang yun, kundi ano man yung ugali ng kabataan, dapat iwasan ng mga Kristiyano. Hindi ko sinasabi, mga bata lang ang makasalanan, pero yung strong desire, kumbaga sa Tagalog, yung nagnanaknak na pagnanasa. Nagnanaknak talaga. Alam mo, nagnanaknak, kung meron kang hubag, no? Meron kang pizza. Kahit tayo mong dalimut ko sa atin, yung pagnanak na ito, hindi mo kayang talagang susukiyak ka eh. Hindi kaya ako. Hatiin mo lang yan! Suko lang mo! Yun yung pagnanak-nak ng desire. Hindi ko makikita. Kaya, dahan-dahan yan. Hindi yan biglaan. Kaya sabi ni James, huwag makipaglaro sa tukso. Kung yung pagkainaan mo is basketball, hindi ko sinasabi mo sa mga basketball, pero mayroong time dyan. Pero kapag ka, wala sa timing, ayaw mo magbasketball, pero nanonood ka,
meron pa rin yung desire. Ano yun? Katulad sa akin, na may Christian liberty. Pwede uminom ng alak, pwede uminom ng beer. Inaalok ako, ito ba gawin yun? E dyan nagkamisirap yung buhay ko sa alak. Tapos, hindi ka naman pwede sa hindi na. Sinira buhay ko dyan, sinira pamilya ko dyan. Nagkakit ako magpakarito dyan. Kaya sabi ni James 1, verse 14 to 15. Ngunit ang bawat isa at bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. Sarili talaga ang naakit dahil sa pagnanasa. At kapag ang pagnanasa iyon ay naipaghihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na ay nagbubunga ng kamatayan. Ay ko pong magpang sa lamang. Lang talaga ang kong patay. Tulad ni Sampton, nasa nang talaga ni Sampton? Yung kanyang room choice na ipambayad na mahal sa kanyang pangalan. Bago sa pangalan, wala, there is no integrity. Wala nang integrity. Dalawa, pinambayad sa kanyang kalayaan. At pangatlo, ang naging mahal na pambayad sa kanyang mga mata. Wow. Kaya kalahin ni Samson, tutukiting ang kanyang mata sa pagbigay niya kay Delilah. Kasi lang muli ang verse 21, hinuli siya ng mga Filisteo at tinukit ang kanyang mga mata. Ang hirap po yung magulat ng bigla. Di ba? Tingnan nyo ba yung mga bulat na galakas sa kalye? Tungkol. Baka ba nakakalakas sila? Pero hindi na naman sila yung nagliwanag. Hindi na makita rin yung mga. Hindi na makita rin yung mga. Eh magpuwinta lang eh. Talaga nung hindi ko magpalagay. Galay mong magulat. Mahirap po magpulat. Pero darating tayo dyan. Huwag sana sa Espiritu ang mulat. Sa ngayon, kapalad kayo dyan sa likod, hindi mo kayo nakikita. Mukha ninyo, apat ang mata, sumusuro pa, ngilong ninyo, apat din. Eh. Talagang blar na to, dahil ang sabi ng doktor, astigma. Yung pala astigmatism, tinanong ko yan, astigmatism. Astigmatism, ibig sabihin doon, yung tao malabo, doble. Pero nakikilala ko kayo sa inyong kilos. Yung alam, pag nagkasalubong tayo, hindi kita makilala ng gabigan ng salita. Pero, hindi kita kung rin po natin eh. Pero may Samson, wala talaga sa pangit. Dahil sa kanyang maling choices. Dati siyang bulag, totoo yun sa physical. Bulag na siya eh. Before pa lamang tukitin ang mata niya, bulag na siya sa kanyang physical eyes. Hindi niya makita, hindi niya ma-discern, hindi niya malaman makilala ang mga bagay tungkol sa Diyos. Bulag na siya kay Delilah. Bulag siya doon sa kandungan ni Delilah. Sobra na siya talaga, nandun siya, nakalubog na siya sa temptation. Kaya hindi niya nakilala ang kalooban ng Diyos eh, sa kanya. Tingnan mo sabi sa verse 20. Ang sabi sa verse 20, sinabi niya, narito ka ng mga Filisteo, Samson. At siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog at sinabi ko, ako'y lalabas na gaya ng dati. Saan siya nangangangan? Tamang galing lahat. Hindi na sa Diyos eh. Hindi na sa biyay ng Diyos, kundi sa kanyang sarili. Ha? Lalabas na ako gaya ng dati at ako'y magpupumigla. Pero sabi ko, ngunit hindi na pati ng Panginoon ay iniwanay na yung pinakamalungkot na kapatid. Sino sa Bible alam niyo iniwalay ng Espiritu ng Diyos?
think so. Sino pa? Para masukat ang kanyang puso kung sino susundin niya. Si King Hezekiah. Eh? Iniwan siya ng Diyos. Pero anong, nung iniwan siya ng Diyos, anong pinili ni Hezekiah? Kaya manan. Yun may biyaya pa yun siya. Bulag na siya. Actually, physically, spiritually, dati na siyang bulag. Dahil humiwalay ng Diyos sa kanya. Mapag-alam to, huwag tayong laging sumasayaw sa tukso. Huwag natin sabihin, malakas ka. Kaya ko yan. Kaya ko namang tigilan yan. Kaya ko namang hintuan yan. Huwag kumantayin, hiwalayan ka ng Diyos. Nasa doctrine natin yan about God's providence. 1689, chapter 5. Na minsan pinapahintulog ng Diyos na mahulog ka sa kasalanan. Why? Because of pride. Para malaman mo makasalanan ka at hindi mo kaya kung wala ng Diyos na gumago tayo sa iyo. Dati siyang malakas, dati siyang bayani, ngayon kailangan siyang akain. Kaya sa iyo lang. Ang master po ng deception, master ng lies, father of all lies, ay si Satan. Alam natin yan. Tinukso niya si Adan, tinukso niya si Eva. Alam natin, si Eva muna tinukso, pero ginamit na nung isa talas na tukso niya si Adan ay si Eva. Kaya ating Panginoon din sa kanyang mga alagad, malinaw siyang nagpapabala sa mga alagad. Sa iyo, sa akin. Bagamat kausap ka rito ay ang labing dalawa. Pero malinaw ito ng sulat na ito na pinasulat ng Diyos ay Catholic para sa atin lahat. At ang babala ng Panginoon mababasa natin sa Matthew 6. Verse 22. To 23. Ang sabi ni Jesus Christ sa mga alagad niya, at even sa atin, the eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of lights. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness. Ano po ang sabihin ng Diyos kaya dyan? Ano po pala? Huwag niyong hayaan na anumang nakita ng inyong mga mata ay pumasok ito hanggang sa iyong puso. Sabagat kung ang akala mong tama, maliwanag, at yan ang paniwala mong alam, pero alam mo, sa kabila nun, yan ay kasalanan. Yung liwanag na akala mong nasa iyo ay napakadilim. Gulat ka. Alam mo. Nagulat. Samson. Physically, spiritually. At hindi lang yun, ang panghuli, yung kanyang maling pagpili ay naging mahal na pagbayad sa kanyang pamilya. Sa kanyang pamilya. Alam nyo, ang kasalanan, ay tulad yan ng kalso. Alam yung kalso? Brother Perry, alam niya eh. Pag mayroon kang bibiyaking kahoy na napakatibay, halos di kayang putulin. Pero pag ganyan na sugatan mo, lagyan mo ng kalso. At pukpukin mo. Dahil na yung kalso, pukpukin mo. Makikita nyo, hati yan. Hindi na kailangan ng buwelsa eh. Yung kalso nyo. Yung pinakamatibay, pinakamalakas na pagkakaugnay ng kahoy pamilya niya. Ito nangyari. Yung kasalanan ni Samson ang siyang naging kalso sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. Wala pa yung mababasang nabanggit dito si Manawa. Yung kanyang ina, yung kanyang nagkaroon talaga sila.
because of his wrong choice. Tayo na sa kasalanan ng palayo sa kanya sa pagitan ng kanyang minamahal, the most na minamahal. Huwag niyo, mga kabataan, maaaring kayo ay laging kasama ng inyong magulang sa bahay, nagkakausap kayo, hindi kayo magkaunuhan because since separated you, separate, nagkaroon separation sa iba. Walang pasundo. Walang maganda relasyon. Ang dating ina na nagmamahal, kausap ng Diyos, si Manawa, na itong anak ninyo ay magiging Nazarite, hindi kailanman masaya ng anumang pag-ahit ang kanyang buhok. Yan ang design ko para kay Samson. At hindi siya pwedeng buhinan ng anumang halak, ay anumang inumin. At ikaw na babae, hindi ka dapat uminom ng anumang alaga ng nanay. Ayaw ka na po ng tao. Pero ngayon, wala yung nanay para mag-alim kay Samson. Nag-iisa siya. Nag-iisa siya. Yung ama niya naman dati na nagtuturo sa kanya upang magpakalalaki. Dahil ang ama talaga nagtuturo ng mga prinsipyo sa anak, paano silang mamuhay, paano nang harapin ang problema, paano nang harapin ang paghanap buhay, pagkatrabaho, paano sila magtiis, paano sila magtiyaga. Magulang at tatay ang tuturo sa anak ngayon, walang makapagturo sa kanya para sa interface. Sino ang nag-separate sa kanya? Gusto kong basahin ang Judges 14, verse 1 to 4. Judges 14, verse 1 to 4. Noong magkasama ang magulang sa pagpili ng mapapakasawa, nandiyon yung nanay, hindi yung tatay. Ang sarap din eh, mag-discuss yung mga anak. Tay, ito gusto ko ng bahay. Sabi ng tatay, alam mo na, hindi yan Kristiyano. Sabi ng nanay, nakuha na, ako nung araw, akin na, sila. Sabi ko na sa atin. Lumusong si Samson sa Timna, at sa Timna ay nakita niya ang isa sa mga anak ng babae ng mga Filisteo. At sa umahon, at sinabi sa kanyang ama, at ina, sabi ko, na ang anak ay nagpapaalam sa mga magulang. Nakita ko ang isa sa mga anak ng babae ng mga Filisteo sa Timna. Kunin ninyo siya ngayon upang mapangasawa ko. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama at ina, wala na pagbabae sa mga anak ng iyong kapatid. Ibig sabihin sa kalahin natin. O sa ating buong bayan na ikaw ay hahayo upang kumuha ng asawa mula sa mga tituling Filisteo. At sinabi ni Samson sa kanyang ama, kunin ninyo siya para namin sapagat siya ay kaabit-abit sa amin. Ngunit hindi alam ng kanyang ama at ng kanyang ina na yun ay mula sa Panginoon sapagat siya ay humahanap ng pagkakataon laban sa mga Filisteo. Ang panahon yon ay nangibagaw ang mga Filisteo sa mga Israelita. Na may plano gusto. Pero nakita niyo naman sa vision ni Samson sa kanyang mga magulang. Hindi ka lang maintindihan ng mga magulang bakit ito ang pinili dahil ang Diyos mismo nagbigay ng desire. Dahil meron na yun ng Panginoon tungkol sa Filisteo. Pero ang punto, napakasarap po ng mga magulang at anak ay nagkakasundo pagdating sa desisyon. Pero si Samson ay nakahiga sa lap ni Delilah, walang magulang na maaaring mapagtanungan kundi siya ay nagipaglayo na lamang o nang ipaglaro na lamang sa at dahil dyan, nagkaiwalay sila. Nasaktan ang mga magulang. Hindi kakaya ng mga magulang sa kanilang kapagkailan. Kulang ng isa. Wala si Samson. Ang kaisa-isa nilang anak. Ang inamang nilang anak. Pagising sa umaga, wala na naman yung kanyang anak. Pagdating tanghali, yung kaling hindi, yung kulang hindi nagagalaw. Wala yung anak natin. Ang sino sa inyo rito mga magulang? Na hindi iniisip ang mga anak kapag ang ginagabi ang uwi. Natataranta mag-text para malaman lang at kapag tumix na, panatag na. Di ba? Pero dahil sa kasalanan, sin destroys ourselves also our families. Kaya isang kalokohan yung sabi, walang kong masaktan na, sabi naman ko.
Ano? Wala kang sakta. Kalupuhan yan. Hindi lang yan kahalalan, kundi yan yung kalupuhan. Sapagkat higit pang nasasaktan yung mga nagmamahal sa'yo na hindi mo nakikita. Subukan yung talingan si Akan. Ilan si Akan? Akan? So Joshua, ang sabi ng Panginoon, okay, sakupin niyo itong AI, pero huwag niyong pakialaman lahat ng kayamanan dyan, yan ay para sa akin. Ties niyo sa akin yan. Kunin niyo lamang ito. Pero si Akan, anong ginawa niya Akan? Kinuha niyo mga forbidden eh. Kumuha siya ng mga tela, ginto, at ila. Tinapo niya mismo sa toga ng kanyang pamilya. Ano nangyari? Nung lumaban sila ulit, talo. Talo sila. Kasi si Joshua, nanghina ng pangit. Pinalusin niya po kami ng maliit na bahay na pangit. Ay, ngayon, talo kami. Nasabi nung Joshua, pangitak niya ng Joshua. Nagkasala ang bayan Israel. Kaya na yung tipurin mo ang bahay, bahay, lahi. Tatawagin natin hanggang sa tumating na sa pamilya. Isang tao lang, pero sakop ang buong bahay ng Israel. Dinaras nila ang kasalanan ni Nathan. Then, nung mapili na ang pamilya ni Akan, bata, lola, maganda, buong tribo, sinimog ng Diyos. So, magitan ng bidla, bumuka sa lupa, magkamatay sila. Bakit? Bakit pati mga bata? Dahil bawat pamilya roon, alam nila ng tatay nila nagnakaw. Alam nila na si tatay nila breadwinner sa masamang pamamaraan. Dahil nakikita nila doon nilagay sa gitna ng kanilang droga. Kaya nga, may katulong ang Diyos sa pati pamilya. Joshua 7:24, ganito sabi. Kinuha ni Joshua ang buong Israel, nakasama niya si Akan na anak ni Zera, at ang pilak, balabal, balang ginto, at ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at kanyang mga baka, mga asno, mga tupa, at makanyang toga, at ang lahat niyang kariyarihan, at kanilang dinala sila sa libis ng Akor, at sinabi ni Joshua, bakit mo kami dinalahan ng kaguluhan, dinalahan ka ng Panginoon ng kaguluhan sa araw na ito. At pinagbabato siya ng mga bato ng buong Israel at kanilang sinunog sila sa apoy. Kanilang pinunan siya ng mataas. Ganito yan. Hindi po biro ang makipaglaro sa tentasyon. Dahil sa maling pagpili ng sakso. Isa pa natin balikan. Alalahan natin. Una, ang pinili ni Samson ay naging kabayaran ng kanyang pangalan, ng kanyang talayaan, ng kanyang mga mata, at ng kanyang mga pamilya. Isang punto lang gusto kong pag-ingat, mag-ingat tayo sa ating pagpili. Mag-ingat tayo sa ating pagpili. At sa katapusan, naging kabayaran ito ng kanyang sariling buhay. Alam natin, hindi pinilang ng Diyos ng buhay ni Samson ay magtatapos sa templo ng Diyos niyang Filisteo, Tigaluan. Pero yun ang naging dantungan ni Samson, hindi dahil ginusto ng Diyos, kundi dahil bunga ng kanyang maling pagpili. At mapapansin natin na ang Diyos hindi niya niluwalhati ang kanyang sarili sa kamatayan ng Samson. Hindi, nanugulan ng Diyos. Kamatayan ni Samson ay bunga ng binhing kanyang tinanim. Ang pinili niya ay kumawa ng bayan. At ang dividends ng kanyang ginawa is death. Kaya tanong natin, paano ang ating mga choices ngayon? Paano ang ating mga pagpipili ngayon? Palagay ba natin, hindi mangyayari ito, nangyayari kaya sa Amplo, hindi mangyayari sa ating buhay? 1 Corinthians 10:12, sabi,
Therefore, let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. Ako sabihin na tayo ka na yun. Tapos na maaari kang bumagsak. Palagay ba natin, di mangyari sa atin ito? Now remember, Samson is a mighty man of God. Isa siyang makapangyarihang tao ng Diyos. Nakagawa siya ng mga imposibleng bagay na hindi maaari magawa ng tao sa ating panahon, hanggang sa ating panahon ngayon. But, he fell. Bumagsak siya. Sapagkat gumawa siya ng maling pagpigil. Pumili tayo na anumang pipili natin ng Diyos ang naluluan natin. Either plata, kalbo, ano pa man, ang gusto niyo mo, wala akong pakialam. Pero ang tanong natin, is that or is it acceptable to God? Mayroon bang na-offend? Huwag mong bigyan halaga ang iyong sariling kapakanan, kundi tingnan mong kapakanan ng iba. Let us pray. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Muli ito kami pinasigla, pinalalahanan na napakalaga po ng aming pong pagpili. Ginamit po ninyo ang iyong pagpili ni Samson sa bukit ni Delilah kaysa sa panatilihin niya ang disenyong pinagkalaw